Good day na naman pong muli sa inyo mga boss at syempre sa mga kasamas natin. Ayan. Ito na ang ating line array project. Ayan. Pero for today's video mga boss at mga kasounds ay share ko sa inyo kung paano po ako mag-textured paint or mag-textured painting nang hindi na gumagamit ng mismong textured paint kagaya ng mga Versatex. Ayan. Ayan. May first coat na po tayo sa ating mga box kaya ito na po ang ating magiging last coat at naliha na rin po natin yan. Ayan. Pero kung mapapansin nyo may textured pa rin po siya kaya for today tatapusin po natin siya at isi-share ko po sa inyo kung ano ang ating ginagamit sa ating pagti-textured paint or textured painting. Kaya mga boss at mga kasounds, maya-maya balikan ko kayo at share ko sa inyo kung ano ang ginagamit natin sa ating pagti-textured painting. Like, share, subscribe. At ito na nga po tayo muli mga boss at mga kasounds. Ayan. Kung mapapansin nyo, magkakaiba po ang kanyang brand. Dahil ang pinang first coat ko po sa ating box ay ang Sinclair na Acrycolor. Ayan. Pure black po siya at flat tone. Ayan. At ito naman po ang ating ipang second coat. Ayan. Ang Weber Epoxy Primer. Ayan. Kulay black din po siya mga boss at mga kasounds. At syempre ang kanyang catalyst. At ang masilya na powder. Ayan. Kahit anong brand po ng masilya na powder ay mabibili nyo kahit sa ang paint center. Ayan. Ang price po kasi nito mga boss ng Sinclair at ng Weber ay hindi naglalayo. Halos parehas po siya na 1 liter. 1 liter din po ang Weber na epoxy primer. Pwede po kayong mag pure Weber sa inyong first coat at sa inyong last coat. At pwede rin po kayo mag first coat ng Sinclair or pwede nyo rin po siyang i-second coat. Depende na lang po yun sa inyo kung gusto nyo ng sobrang menos at tipid, mag Sinclair po kayo. Depende po sa gusto nyo. At pwede rin po kayo mag-texture dito. Haluan nyo lang po siya ng konting masilya. Ang masilya naman po na ito ay nasa around 40 pesos per kilo. Kaya makakatipid po kayo kung i-combine nyo ang dalawa na ito. Dahil pagdating naman po sa epoxy primer ay medyo menos pa rin naman po kayo. Pero magkakaroon po kasi tayo ng additional expenses or gastos dito dahil bibili pa po tayo ng thinner. Pero kung tibay naman po ang pag-uusapan ay mas matibay po ang epoxy primer. Ayan, dahil ang epoxy primer po ay ginagamit ko rin sa pagre-repaint ng ating mga motor, sasakyan at kung ano-ano pa. At mas matigas po siya pag siya po ay natuyo na. Bahagyala naman po ang magiging depresya dahil madadagdagan lang po tayo ng thinner, additional thinner sa ating gastos. Pero mas matibay siya at waterproof na rin po siya at the same time pag na-i-apply na natin siya. Kaya ayan, nasa inyong boss kung ano ang inyong gamitin. Kung gusto mag-Sinclair, ayan, around 200 plus 40 pesos na powder na masilya. Ayan. Halos papatak lang po siya ng around 240 pesos ay pwede na po kayong mag-textured painting. At dito naman po sa ating Weber or kahit anong brand po ng epoxy primer, paghahaluan nyo lang din po itong epoxy primer at ang powder masilya, syempre ang kanyang catalyst para pag natuyo po siya ay mas matigas. At syempre, waterproof na rin po siya at dadagdagan nyo lang po ng thinner.
Hindi naman po kailangan sobrang dami ng thinner. Ayan, pwede nyo naman pong tantsahin. At nakakabili naman po ng patingi-tingi or pakonti-konti sa ating mga paint center. Ayan. Kung ang gagamitin nyo naman ay Weber, or ang Weber po kasi ay nasa around 220 ang 1 liter. Ayan. Kung haluan nyo ng powder na masilya ay nasa 40 pesos. Dito 40 pesos na po siya. Kasama na po ang kanyang catalyst. At kung madagdagan man kayo ng thinner, pwede kayong bumili halimbawa ay mga halagang 100. Ayan, kaya papatak lang po siya ng nasa around 340 pesos or 360 pesos. Ayan, depende po sa mga paint center na inyong bibilan. Kaya mga boss at mga sound, maya-maya balikan ko kayo at magtitimpla tayo ng ating epoxy primer at ipapakita ko sa inyo kung paano siya pinagmi-mix up. Ayan. Maya-maya balikan ko kayo mga boss at mga sound. At ito na nga po tayo mga boss at mga sounds. At ayan. Magmi-mix up na po tayo ng ating epoxy primer at ng masilya powder. Ayan. Ang ginagamit ko po kasi ng thinner ay ang gold. Ayan. Ang 4 liters po nito ay nasa around 450 to 500 pesos. Ayan. Kung ganito po ang yung bibilin. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pwede kayong bumili ng patingi-tingi or halagang 100. Ayan. Kung gusto nyo ng mas matibay talaga ang inyong gagawing pagpipaint or textured painting sa inyong mga baffles or speaker box. Ayan. At napakasimple lang naman po ng ating gagawin. Ayan. Mix up nyo lang po epoxy primer. Ayan. Kuha po kayo ng lalagyan. Dito na lang po tayo magtitimpla sa ating lalagyan. Ayan. Maglagay lang po kayo ng amount na kailangan nyo sa inyong pipinturahan na box. Ayan. Ang gagawin ko po ay kalahati lang sa 1 liter. Haluin nyo lang. Dahil may konting thinner na po ito, hindi na po muna ako magdadagdag or maglalagay ng thinner. Pero take note mga boss, sa paglalagay nyo ng masilya powder ay tantsahin nyo po ang dami dahil napakabilis po nitong matuyo. Lalo na pag ipapahid nyo na. Halos segundo lang po ito mga boss ay sabihin na natin wala pang isang minuto ay magda-dry na po agad siya. Kaya pagka ganito ang inyong gagamitin ay unang-una nga medyo tipid na rin naman kayo, mas mabilis pa siyang matuyo at makakapag second coat agad kayo kung gusto niyo. Ayan. Haluin niyo lang ng mabuti para mag-mix up po sila ng thinner. Sa masilya ay tantsahin nyo po ang inyong ilalagay. Gumamit na lang po kayo ng cup or anumang prepared nyo na dummy. Ayan, ang gamit ko po ay takip lang ng spray paint. Hindi po kailangan sobrang dami mga boss. Ayan. Siguro mga kalahating cup lang po ito. Ayan. Tapos ihalo nyo lang. Tapos haluing mabuti. Pag nahalo nyo ng mabuti ay ang inyong catalyst. Ayan. Sa catalyst po, pwede kayong magdagdag, pwede nyo damihan. Depende po sa gusto nyo. Medyo mas madami, pero wag pong sobrang dami mga boss. Dahil
baka po mag-crack siya pagka natuyo siya. Kaya dapat po eh katamtaman lang. Ayan. Hindi naman po sobrang dami ang ating nilagay. Para po, yan po kasi ang magpapatigas sa ating pintura. At iyan na rin po ang ating magiging waterproof or waterproofing sa ating box at sa ating pintura. Pag natuyo po siya, ay mas matigas pa po siya kaysa sa mukha ng kapitbahay niyong makapal. Ayan. Ganyan lang po kasimple mga boss at mga kasound. At maya maya balikan ko kayo at i-apply naman natin siya sa ating box. Ayan. Maya maya nga boss, balikan ko po kayo at ipapahid na natin ang pintura na ito. At ito na nga po mga boss at mga kasounds ang ating na pag-mix up na epoxy primer, catalyst, thinner at ang powder na maselya. Ayan. Ganyan na po siya kadami sa kalahati lang. Halos mahigit kalahating litro po ito. Ayan. Nasa inyo po kung gusto nyong dagdagan ng powder maselya, depende po sa kapal na gusto nyo. Ayan. At syempre, depende po sa labnaw o lapot. Kung dadagdagan nyo ng powder maselya ay mas lalapot pa po ito at mas magiging makapal ang inyong pagpahid. Ayan mga boss, ay isasample ko lang sa inyo muna bago natin ipahid sa ating box. Dahil po kasi ang ating box ay meron ng first coat at meron na rin po siyang second coat, ay magsasample po muna tayo sa plywood para magkaroon lang po kayo ng idea kung gaano po ito kabilis matuyo. Ayan. Ito po, ang timpla ko po dito ay malabnaw pa mga boss. Hindi po po hindi pa po siya yung ika nga o malagkit or malapot. Ayan, dahil ito po eh final coat na natin sa ating pipinturahan na box. Ayan. Kaya hindi na po kailangan ng sobrang daming masilya. Ayan. Kung nakita nyo, ang ginamit ko lang po or ang nilagay ko ay kalahating cup lang. Ayan. Kung ipapahid po natin siya, ayan. Para makita nyo po kung gaano siya kabilis matuyo. Ayan. Sample po natin. Lalo na po pag medyo mainit at may araw, ay mas mabilis po siyang matuyo. Kaya ingat po sa pag-a-apply. Kung maaari ay ikalat nyo muna at saka nyo lagyan ng textured kung gagamit kayo ng roller. Ayan. Lalo na po pag nabilad siya mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo po, ay mas mabilis po siyang matuyo. At kaya kung magpipaint kayo, magpipintura nyo mga box, ay magfocus kayo sa inyong pinipintura dahil baka abutan po kayo ng pagkatuyo nito at baka pumangit ang texture ng inyong ipipinta sa inyong mga box. Ayan. Kung makapansin nyo mga boss, natutuyo na po agad siya. Ayan. Siguro po ang estimate ko dito, pag nagpahid kayo, mga around 60 seconds or 1 minute, ay natutuyo na po agad siya. Ayan. Kung makapansin nyo, nag-iba na ang kanyang kulay. Nagpa-flat na po siya dahil natutuyo na po ang ipinahid natin. Ayan. Ayan mga boss, kung makapansin nyo, tuyo na po agad siya. Ayan. Kaya mga boss, ayan, sinample ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea kung gaano po kabilis matuyo ang epoxy primer at ang maselya na ito. Kaya maya maya mga boss at mga sounds, balikan ko kayo at ipipaint na natin siya or ipapahid na natin sa mismong box. Ayan. Ang gagamitin lang po natin ay roller. Ayan. Mamaya po, balikan ko kayo mga boss at mga kasounds. At ito na nga po tayo muli mga boss at mga kasounds. Ayan.
Ito na po ang ating tinimpla. Ayan. Nung hindi ko po siya hinalo, ayan. Lumalapot po siya. At ngayon po ay magsisimula na tayo mag final coat. Ayan. Ang gagamitin ko po muna ay brush, mga boss, para makita nyo rin kung paano mag-textured brush lang ang gamit. Ayan. Puro pasundot na lang po ang inyong gawin, mga boss. Ayan. Kung maaari, apply nyo po agad ng mabilis. Ayan. Dahil ang napahiram po ay hindi na po natin babalikan mamaya pag natuyo. Ayan. Ganyan lang po ang ginagawa ko sa pagti-textured painting or textured paint. Gamit lang ang brush. Ayan, dahil medyo may sulok-sulok po siya, kaya po brush ang ginamit ko. Ayan. Applyin nyo po muna lahat. Ayan. Ayan mga boss, kung nakapansin nyo, natutuyo po kasi agad siya. Ayan. Kaya pag medyo napag-abutan po tayo ng pagkatuyo ay mahirapan na po tayong balikan. Dahil syempre, yung ginawa nating textured ay magbabago po. Kaya kung maaari, padaanan nyo na sa brush ang lahat ng surface ng box na gusto nyo i-textured. At ikalat nyo po muna ang gagamitin yung pintura. Para mamaya po ay hindi na natin siya babalikan, dahil pag natuyo po eh may iba po ang textured na ating ilalagay or ang textured na ating gusto. Ayan. Para hindi po kayo magka-doble patong ng pintura, lalo na po pag last coat na po ang inyong gagawin. Kasi medyo mainit na rin po mga boss at mga kasounds. Ayan, kung mapansin nyo, yung una natin pinahid ay tuyo agad. Kaya kung maaari, gawin nyo na ang texture na inyong gusto para hindi nyo na po balikan ang una nyo pinahiran. Kumbaga, may texture na po siya at hintay na lang po natin siyang matuyo. Mga boss, nakita nyo, natutuyo po agad siya. Yeah. Kaya lalo po kung gagamitin nyo ito sa inyong first coating, ay napakaganda po dahil maya-maya lang ng konti, ay pwede na agad kayong mag-second coat sa inyong speaker box. Kaya kung maaari lang, ang pag-a-apply ng textured ay gawin nyo na po agad para hindi nyo na po siya balikan mamaya at para hindi po pumangit ang inyong pagte-textured painting. Ayan. Ayan mo, nakikita nyo. Ayan. Ayan, minsan po talaga medyo mahirap mag-video lalo na ganito ang ating ginagawa dahil pag inabutan po tayo ng pagkatuyo nito baka sa halip na gumanda ay pumangit ang textured or ang texture na ating ilalagay sa kanya. Ayan. Tatapusin ko muna po ang lahat ng likod ng ating box para po mamaya ay maibaligtad natin siya. At mamaya po ay roller naman po ang ating gagamitin. Ayan, para makita nyo po kung paano mag-textured gamit lang ang regular na roller sa pagte-textured painting. Ayan. Tatapusin ko lang po ito mga boss at baka abutan tayo ng pagkatuyo at maya-maya po ay babalikan ko kayo gamit naman ang roller sa ating pagte-textured painting.
At ito na nga po tayo muli mga boss at mga ka-sounds. Ayan. Mga 30 minutes na po siyang nakapahid. At ayan. Tuyo na po agad siya. Mahihipo na. Pero syempre, yung mismong pinakamatigas niya or ang katigasan niya ay mas maganda kung kinabukasan na natin gagalawin. Kaya tatapusin po muna natin. At ngayon, ang gagamitin naman po natin ay ang roller. Ayan. Dahil nga po meron na siyang first coat at second coat, mas madali na lang po. At ngayon po, yung tinimpla ko kanina, yung natira, ayan. Dinagdagan ko po siya ng konting thinner para po mas lubab daw po siya. Ayan. At bagong roller ang ating ginamit. Ayan. Sa last coat po, ganito lang po ang ginagawa kong pag-a-apply. Ayan. Kung mapapansin nyo po, nagka-texture na agad siya dahil nga po may first coat at second coat na siya. Ayan. Gaya nga po ng tila nangyari kanina, dahil nga po ito eh, mas mabilis matuyo, ikalat lang po ninyo. Ayan. Ganyan lang po siya kadaling i-apply. Tanggal muna tayo ng kanyang tela. Ayan. Kung napapansin nyo, mabilis po siyang matuyo. Kaya kung maaari, ikalat nyo po agad. Pagka naikalat nyo na, ayan, okay na siya. Para po hindi masyadong magaspang ang kalabasan ng ating textured painting. Ayan. Dandahanin nyo lang siya, hayaan nyo lang yung mismong bigat ng roller ang dumaan sa kanya. At ayan na mga po mga boss at mga kasounds, ayan po ang ating textured painting. Ayan, para maging maganda at equal, ang ganyan lang po ang inyong gawin. Mag first coat po kayo or hanggang second coat ay pwede po. Ayan, para equal po ang kanyang texture. Ayan, sana mga boss at mga kasounds ay may na-share na naman ako maganda sa inyo. Ayan. Hindi ko na po mabibideohan lahat dahil nga po medyo mabilis matuyo ang ating pintura. Kaya sinample ko lang po sa inyo para sa mga gustong mag-DIY ay magawa ninyo kahit na kayo lang ang gusto nyong textured sa inyong mga baffles or speaker box. Okay. Ayan. Abangan nyo ang susunod na vlog nito at pag nabuo na natin ang ating line array at pag naikabit na natin ang ating speaker, ay assemble natin siya at iseset po natin siya. Ayan, kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please like, share, and subscribe na kayo mga boss sa ating channel dahil ang channel po na ito ay para sa inyo. Ayan, at para mas makagawa pa po tayo ng mas marami pang video at ma-share natin sa bawat isa. Kaya ano pa hinintay mga boss? Like na kayo, share, and subscribe sa ating channel. At nang makapag-share pa tayo ng mas marami pang video content na kagaya nito. Sa mga, lalo na sa mga gustong magtipid at makamenos, syempre, at ang mga budget, ika nga, budget meal na mga gamit, DIY, at kung ano-ano pa, ay ma-share ko sa inyo. Okay mga boss, God bless po sa inyong lahat. Alright!
bag, and I'm really trying to hit that, split that, really break you off like a Kit Kat. The way you drop it low, pop it, then bring it back, got me staring at you, it's you I'm trying to get at. Body on bang, and I'm really trying to get that, split that, really break you off like a Kit Kat. The way you drop it low, pop it, then bring it back, I like how you staring at you, wish you were trying to get at.